ulit na ang pinapakahintay ng lahat, ang Lucky Tree Teens. Please welcome Maymay, Edward, and Kisses! And syempre, mag-hype na kayo sa aking mga kapamilya ng online ngayon nakatutok sa inyo. Let's start with Maymay. Hello po sa mga online ngayon. Sana po ay mag-enjoy kayo sa amin. Hello, Edward. Hey guys! Happy to see you. Hello po, magandang hapon at saka thank you for watching. Siyempre, ano, di ba? Napakatagal yung PSA sa tayo, kuya. Kamusta na kayo na siya outside PBB house? May nakisaw? Una po, masaya na po. Nakaka-adjust na ako sa mga nangyayari po. Ngayon po, marami na akong mga natutunan. Marami na akong naging mga bagong kaibigan at dapat kong pagtuunan po ng pansin. Yan po. How about Kisses? Ikaw, Kisses? How are you? Overwhelmed pa din kasi parang hindi ka akong paniwala sa lahat ng nangyayari. Mga letters, mga gifts na dati inaasam-asam mo na ay sana may magbigay sa akin ng letter, sana may magbigay sa akin ng gift. Tapos ngayon ang dami-dami tapos hindi mo pa rin ma-sink in sa sarili ko. So, sobrang masaya at saka, yun, medyo mamimiss mo rin yun sa loob na sobrang kayo-kayo lang yung magkasama. Pero, all in all, masaya talaga. Edward? Oh, yeah, the experience outside. I mean, it's a lot to take in, to be honest. Like, there's a lot to do, a lot to learn. Because, syempre, it's a different and new experience. But, you know, the things that really help, first of all, is having the other housemates there, like my Kisses, but also the support from everyone. So it's a new experience, it's not easy, it's stressful and busy, but at the end of the day, it's fun. So it's really fun outside. Sa tingin niyo, paano daw nabago ng PBB house yung buhay niyo? Kisses as a Ang daming nabago sa buhay ko nung pumasok ako sa PBB. Siguro long list talaga, pero siguro yung pinaka-importante, mas natuto ako mag-adjust para sa kapwa ko, natuto pala ako ng household chores. Oh my gosh, I'm 17 and ganyan lang ako natuto. And mas naging matapang ako sa buhay kasi, you know, siguro yung mga takot ko sa loob ng bahay, na-face ko talaga siya kasi parang yung mga binibigay kasi na challenges ni Kuya, parang hanapin niya yung takot mo, tapos yun talaga yung ibibigay niya sa iyo. So, yun po, yung mga nabago sa akin. For me, a lot has changed. I mean, first of all, I'm in a different country. I'm not speaking the languages that I usually would. You know, things like that. But also, I mean, if I hadn't joined PBB, the things I would be doing right now, studying, that's it. I would be like, in Germany, in my school, the exams are coming up now. So I would probably be sitting in my room, looking through my notes. But, nope, like a few days back, we were on Gandangabi Vice. Before that, we were on ASAP, things like that. So, yeah, a lot of things have changed since you got outside the house. Bye, man. Para sa akin po, nagbago talaga yung buhay ko. Kung sasabihin ko po yung pagbabago, nandun po talaga, nagsimula sa PBB. Kasi yung mga small things na mga bagay na gusto mo ipalabas sa buong mundo na ganito, may kakayahan ka, ganito, lahat po ay nalabas po doon sa bahay ni Kuya. At doon po ako napaproud ako sa sarili ko na may ganun pa lang kakayahan. Kaya ko pa rin palang gawin yung mga bagay na akala ko eh, hindi ko kaya. Your most memorable moment ba sa loob ng bahay ni Kuya? Two cases for you. Ano ba yung pinaka-memorable moment or moments mo sa bahay ni Kuya? Aside from your makeup na talaga. So, tumay mga kapamilya na magnanonood sila. siguro, aside sa yung zombie. Pwede, joke lang. yung pinaka-memorable moment ko talaga, as in yung forever, siguro ako 85 years old na ako, ikukwento ko pa rin sa mga apo ko. Yung sa Domino Tower, as in na rin, oh my gosh, grabe. Parang movie. Sobrang sarap sa feeling. At saka yung sa pageant pala, love na love ko yun. As in, sobrang masaya yun talaga for me. So,
So it will always be special sa heart ko. That was fascinating. What about you? Ang pinaka-memorable ko moment in the house po. As I said, doon yung masigabing maging lahat. Pero doon ko talaga nagsimula yung sa, ano po, yung dance concept ng hashtag. Kasi yung week po na yun, talagang biglaan, dalawa agad, natupad yung mga pangarap ko kasi gusto kong makapag ano ng stage, ng maraming tao, tapos yun natupad po, lalo na yun kay Sir Enrique. Talagang bonggang-bongga yun, hindi ko yung makakalimutan. Parang doon talagang simula na talagang walang imposible talaga. Kung maniniwala pala, ganoon po. Kaya napaka-memorable yung araw na yun. Dahil mas tumatag din loob po na na may mangyayari pa pala ng mga ganong bagay po sa buhay ko. For me, it's always gonna be, of course, actually, most memorable was meeting Liza, of course. But other than that, that goes without saying. But probably the thing that, like Kisa said, I'll remember it when I'm 85 years old, wearing diapers and talking to my grandchildren. I'll tell them about the six lucky tests, the guy died, where we had the mission. Because for me, personally, out of all the challenges, doesn't necessarily mean tasks in my kuya, every challenge that I face in the house, for me personally, that was the hardest task. Because of the stress, having to lead, wasn't used to leading. So for me, that was the best and worst moment in the house because it was so stressful, but it was so rewarding. The greatest lesson daw na natutunan mo sa bahay ni kuya, ikaw Kisses. Greatest lesson. Try from ano beauty pageant. greatest lesson. Or yung magandang payo na nabibigay sa'yo ni kuya. Oh my gosh, sobrang daming payo ni kuya. Siguro, aside sa nasabi ko na dati na yung ano nga, yung pagkatotoo na hindi ka matatakot na maging kung sino ka talaga ipapakita mo nang walang takot para wala kang pagsisisihan. Aside from doon, natutunan ko rin pala kay Kuya na kasi pinayuan niya ako dati na yung love daw, sabi niya hindi mo daw dapat siya hinahanap kasi darating daw siya ng pusa. So, it's very important for me kasi minsan the sobrang feelings mo, sobrang emotions mo nadadala pa tapos kung ano yung pinagagagawa mo, kung anong pinagsasabi mo. So, I think sobrang naging important din sa akin na sinabi ni Kuya. Kasi parang natututo talaga ako doon. Edward, best advice that you've given me. Oh, okay. I'll go. So the biggest lesson that I learned from PBB is that your abilities, that you can do anything. Because first, cheesy talaga. but like serious, I came into the house and I, oh my gosh, I hated dancing. I hated singing, but like I really didn't like it, or at least I couldn't do it. And then, you know, now you have to dance, you have to sing, and so if you, you know, all you have to do is believe you can do it, and that's it. But probably the best advice that Kuya gave me, maybe a little bit similar to Kisses, actually was don't rush things. If you're, I feel like someone, never rush things. Come on, we're like, we're still teenagers, you know? It's just not worth it to rush things. So just, you know, we're still very, very young. So just take your time. So believe in yourself. Don't rush. Michelle, does he mind you? Ang pinakanatutulad ko po kay Kuya, yung sinabi niya sa confession ko, na kahit anong mangyari, huwag na huwag lang sa suit ko. Kasi, yung kay Enrique, palagi niya ako pinapaasa na pupunta si Enrique. Tapos palagi naman ako, hindi ako susuko, ganito hanggang sa binigay niya yun. Tapos yun yung sinasabi niya na wala daw isang bagay na gusto mo na madali lang gagawin. Kaya dapat paghirapan daw ito. Parang mas masarap daw sa feeling at napaka-worth it daw. Kaya kahit anong mangyari daw sa buhay daw, may pangarap ka man, kung naman magsusuko kung na-fail ka, ma-dead part lang daw yun sa, ano, sa pangarap ko kung makamit ito. Ito siyempre, meron naman kang hinihanda na simpleng sa challenge sa inyong pag-iro. Ito yung tinatawag namin ang pinaka. Okay. So, isa sa pinaka, yung super tapos,
Sabihin na si mga housemate tayo, tama ko yung housemate na kasama sa babae ko. Nagawa na nila Marco and then the first child. Ay, ang exciting niya. It's the most sleepy. Yes, yes, Edward. Let's start. Sino daw ang pinakamakulit? Para sa kaya. Hindi. Hindi. Yung kukleto pang kami, Rita. Ay! 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 Hindi! Iba. Marco. Ay, si Marco. Marco. Pinakamakulit si Marco. Ang daming nabasa. Marco. Marco po. May nabasa na po. Sino daw ang pinakamadalira? Sino kaya? Sino kaya? Dalawa. Hindi. Wait na, may nadarama. Ikaw din po. Ito. So, for cases, it's my mind. Ito po ah. Ito yung patuloy na si Ate Mel, yung pinakamadalira. Late po ako matulog. Pag siya, nauna siya na matulog sa akin. Nauna po siya matulog sa akin. Ito po. Kuya, siya pinakamadalira. Kasi pag matulog kami, kahit natulog, sabi niya, I love you, Ate Mel. I love you so much. Umiinak po siya. Tapos siya nag-umaga-wake up po sa akin. Tapos. Ganito po. Kahit tulog, nagsasalita si Ate Mel. Kaya siya ang pinakamadalira sa lahat. How about that work? These two, because they talk to each other. It's not my, it's not kisses and talks and calls, it's not my mind. They talk to each other, so they talk a lot, both of them. When we had the zombie task, the weekly task, the Halloween fair, we had to sleep in the girls' room, with the girls there as well. I couldn't sleep because every 10 minutes they're going, and
Sige! Favorite sports mo? Okay, if anything to do when you're not busy. What? Kung hindi ka busy, ano yung favorite mong gawin? Tolokan. Tolokokan. Mag-Instagram, tsaka Twitter. Ever? Either social media or watching TV shows. I don't. Like binge watching TV shows. TV series. Movies. Your dream role, kisses. Kahit ano, basta nasa TV. Okay. Action. Yeah. And then you say, oh, you are smiling, you agree. Okay. Kung hindi ka daw magiging artista, ano kaya ang magiging work or job mo? May janitor? Siguro po, sa office po, sa management siya. My Lord. My author. Okay, says? Beauty queen. Your favorite celebrity? Ay, wala na in ring. Oh my God, sir, come on. Okay, my question is this. Liza, Liza of the world. If he says, si Kiss is medyo na nagugulo na siya. Favorite celebrity, si Mark. Kim Jo. Kim Jo. At syempre, hindi pa dyan natatapos yung usapan natin. Dahil sa pagbabalik naman, may mga konti pa kami yung inihandang challenge for you guys. Yay. So, mga kapamilya dyan na kayo na magbabalik pa po ang kapamilya chat with Lucky Philippines. Yay! Ito naman, syempre, meron kami yung inihanda pang isang challenge. Ito yung tinatawag namin na Pat Ganern Acting Challenge. Okay. Meron lang isang eksena or quote from a teleserye na pangalitan lang namin siya ng Pat Ganern. Okay, sino pa mauna sa inyo? Pili ko si Maymay. Okay, Maymay. Paano ba i-act ni Maymay? Okay, yeah. Titikman niyo ang pak na Maki! Okay, in 3, 2, 1, Maymay, go! Matitikman ninyo ang pak na isang ganan. Yeah. Okay. Ano? Okay. You don't know. It's Edward. You will taste. Now it's Edward. I got it. Wait. We need to go more. Actor po yan. Alright. Okay, in 3, 2, 1, Edward. I deserve a pack! I deserve a gunner. And syempre, last, it's kisses. Walang pack. Walang pack, Nicole. Akin lang ang gunner. What are you doing? Hi, where are you? Okay. Next.
number 4. Ay, kasi domak domak dom. Ay, yung angle ko. Burger. At syempre, ang ultimate pose ni Maymay. May 3, 2, 1. Of the idol of yours.
Okay. Ayun nga, kisses Edward and Maymay. Basta namatay na natin yung mga kapamilya natin na tumutok sa inyo. Ay, mabay po! And it started Maymay. Maymay, may pasalamat ko sa lahat sa sumuporta sa PBB journey mo. Sa lahat po na sumuporta ng PBB journey po namin tatlo at sa lahat po ng housemate, kami po nagpapasalamat sa inyo kasi nakakatawa sa puso at nakakatunaw yung mga message yung about sa amin dahil naging inspirasyon kami sa inyo, lalo na sa mga kabataan. At dahil sa mga suporta nyo po, mapapatuloy kami magbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Maraming salamat. Hindi na inspirasyon, kundi maging masaya kayo palagi. I love you so much. Edward, your message to your fans and syempre, to all of your supporters. So, to everybody, thank you so much for supporting us, for telling us that we are your... Yeah, no, no, really, because... yeah, I'm trying to say thank you here. Thank you to all of you. I mean, every bit of support, we've seen it, trust us. Like, we've noticed, of course. The messages on Instagram, everything like that, ranging from people coming to the mall show that we had, to all the gifts you've given us, all the letters you've sent to us. We know, and we're very thankful. I'm very thankful. I got a message before, a few days back, saying that I was someone's inspiration. If I'm someone's inspiration, you guys are mine. Because really, every time I see you guys, it's like, one of you guys gives me plus one battery. So every time I'm low, but I just have to see one of you guys and then stack it up. So thank you to all of you guys and for supporting these two guys, like girls. Yan po, gusto ko magpasalamat talaga sa lahat ng tao na sumusuporta sa amin. Kasi yun, as in sobrang heartwarming siya, promise, sobra as in. Alam niyo po, yung lahat ng gifts na natatanggap namin, yung lahat ng mga letters, as in pagbabasahin mo siya, parang minsan parang gusto mo siya kaya copy na lang tapos hanggang pagtulog mo at doon na lang kasi sobrang sip ng mga letter. Tapos po, yun po, parang sobrang mahal na talaga kami. As in, mapipili talaga namin na, So parang sobrang cute. So parang, yun, sobrang pasalamat kami kasi sa inyo namin nahanap ang parang love talaga na as in, yung mamahalin ka talaga. Tapos yun, pasalamat kami sa inyo kasi kung wala kayo, wala rin kami. At saka, yun, sana mag-iingat kayo palagi. Huwag kayo magpabaya sa sarili kasi mahal na mahal namin kayo. Yun lang, I love you all. We love you so much. Siyempre, invitan pa rin natin yung mga kapamilya natin na panoorin ang Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Ay, okay. At siyempre, at mag-subscribe din sa iWant, di ba? Yes. Manood po kayo ng Lucky 3 sa... Lucky 3, follow the Lucky 3 names. Every day from Monday to Friday on iWant TV po. At 8 PM. Siyempre, our Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Sana po magpapanood our artists and Lucky Season 7 right now. And that's it, mga kapamilya. Okay, thank you. Bye, guys. Bye, po.